Kumusta mga kabady? May Lenggera, Pambansang Rider, I'm in war. So nandito tayo ngayon sa aking munting garahe. At ang pag-uusapan natin ngayon ay clutch spring. Ano ba meron sa clutch spring? Kailangan ba natin ito? Nakakalakas ba ito ng motor? Okay, kailangan ba natin talaga ito para lumakas yung motor natin? Meron bang improvement? So bago yan, pa-like ng video kung magugustuhan nyo. Kung mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo. Kung nagandahan kayo sa video na to. Tapos, kung gusto nyo maging updated sa mga videos na ginagawa ko, syempre, click nyo yung notification button. Yeah, ito ba? So, simulan na natin. Ano pa tong clutch spring na to? So, meron akong clutch spring dito. Ito, yan. Ito yung clutch spring. Sa nakalagay ito? Syempre, sa ating clutch basket. Ito yung clutch basket. Ano bang purpose ng clutch spring? Ang purpose syempre ng clutch spring natin eh pag nag-shift tayo ng gear. Okay. Pag pinaka-purpose niya, huwag mag-slide. Yun lang. Para makapag-shift ka ng gear, kailangan ng transition. Ayun ang purpose lang ng clutch spring natin. Para makapag-transition sa susunod na ano na gear. So, ang purpose niya is maka-engage ka agad yung makina from the ano from the crankshaft granahe ng crankshaft ito transfer dito sa clutch basket papunta sa drive shaft papunta sa sprocket. So yun para hindi lang siya ma-delay. Yung transitionary. Meron mga iba't ibang klase nito. Ito yung stock. Sa stock ng Fury, merong apat na clutch spring. Apat na clutch spring. So yung clutch spring na stock. Ito yung stock. Medyo matigas din siya. Yan. Matigas din siya. So ang stock natin is apat. Lagyan natin na apat na stock. Yung ating clutch basket. Ito, marami akong ano ngayon. Ah, ito. Ito yung aking spring. Example. So, ang pagkaka-assign nitong spring na to, orientation niya sa loob ng clutch basket natin. Eh, ganito. Tingnan nga natin ito. Madali natin ibabaw ha, para hindi kayo maguluhan. Ito yung clutch basket, ito yung clutch ano. Naglalagyan ng spring. Ganyan ang orientation niya. Apat. So sa automatic, kailangan talaga hindi masyano hindi pwede malagyan ng anim pero okay, sapat na yung apat para hindi masyado matigas yung cambio mo. So apat. So pag kinumpara natin yung ano yung pressure niya, so 25% isang ganito. Ito yung basihan natin ha. Yung stock bawat spring 25%. So 25%, 25, 25, 25, 4. So 100% yung pressure na in-exert niya sa clutch basket. Para kumapit yung granahe ng drive shaft, yung ano crank shaft. Okay, nakaka-connect ah sa crank, yung nakaka-connect sa primary gear papunta sa clutch basket, papunta sa drive shaft. So yan, 4. 100%. Kung gusto niyo tumigas. Tumigas 'to. Mas gumanda pa yung kapit. Ang pinakamadaling solusyon talaga, lagyan mo pa ng dalawang spring. Yan, lagyan mo lang ng extra 2 springs. Bakit? Pag nilagay mo na extra na 2 spring, equivalent na kagad siya sa 50% na increase ng pressure
Kasi ano eh, 25% per spring, di ba? Eh, nagdagdag ka pa ng dalawa. So, 6 na. From 4 pieces, naging 6. 50% yung dalawa eh. So, ito, 150% of pressure. So, medyo matitigas na yung pagkambyo nyo. So, sa stock, ang design kasi yung makin natin na apat lang yung clutch spring. Kung medyo nade-delay kayo, siyempre may mechanism yan eh. Sa automatic clutch, may delay ng bahagya yung ano, yung pagkapit ng clutch natin. So, pag ginawa mong 6, yung delay mas malilesen. Kasi mas maano yung pressure eh. Doon sa may yung pressure ng sa clutch basket para dumikit siya. So, ito yan. Ayan, yung hila. Pabalik para magdikit-dikit siya. Yung mga friction plate sa clutch lining, eh nagdagdagan ng 50%. Pag-6. Sa stock lang na spring, yan na. Sa stock na spring. So, 25% ang basehan natin per spring. So, pag ginawa mo 6, magiging 150% ng pressure. So, recommended ba to? Sa... Pwede naman siya. Kunya, pag ikaw ay mahilig sa ano, ayaw mo ng delay. Kasi maramdaman mo minsan pag nagmumotor ko, tapos kinabyo mo, medyo hindi pa kumakapit kagad. Para may something na dumudulas bago siya kumapit. Ayun yun. Dahil yung clutch spring mo ay kulang. Yung pressure na in-exert niya para mag-engage kagad tong primary. Ito yung primary ah. Ay, mapon. Ayan. Ay, mapon siya. 1, 2, 3, 4. Saan yung pangkali? Ayan. Yung pina-engage nga nito. Wala, isa. Anyway, umaya natin hinapin. Ayan yung isa. Ayan. Yung ini-engage. Ay, tao na. Yan. Ini-engage ito pabalik. Ito yung ina-arm natin. Para bumalik siya. Tapos, kailangan magdikit-dikit kasi ulit yung mga ano natin dito. Yung mga clutch lining. Tsaka yung friction plate para smooth. Ito hindi bumitaw dito sa may... Ito hindi bumitaw dito sa may isa. Kumapit siya. So yun, ayun lang yung purpose ng clutch spring. Para mawala yung delay. Pag may kargay yung makina mo, syempre, ibang usapan na yun. So, mas minsan, syempre, mas malakas yung makina, may tendency mag-slide. Dahil sa sobrang bilis ng ikot nito. Nito. Yan. So, bilis na syempre ikot niya eh. Para kumapit ka agad. Kailangan syempre ng mas matigas na spring. So, gumagana minsan yung 6 na spring. Ito. 6 na stock spring. Pero minsan hindi pa siya sapat. So, ano ba mga available ng mga spring sa market? Meron yung sinasabi na yung Kitty. Okay. Meron naman syempre yung mga medyo mahal. Itong Takigawa. Paano malaman na Takigawa? Medyo kulay gold siya oh. Dito sa labas, kulay gold siya. Meron pa isa na mas matigas din. Okay. Itong MTRT. Medyo copper ang tsura niya. Copper ang kulay. Lastly, yung Kitako. Kulay silver. Ayan, kulay silver siya. Okay. Ano ba pinagkaiba nitong Takigawa? Ito Takigawa sa stock. Kung di ako nagkakamali, kung 25% ito yung in-exert niyang tension, 25% ha. Ito ay 27 point, ano ba?
27, para ano, parang 28. Ay, 30%, sorry. 30%. Ay, 28, tama nga. 28% ang tension nito. 28%. So, kung maglagay ka ng 4, 100%, eh maglagay ka ng 4 na taigawa, is 100, ano, 112. So may ano, meron kang 12% na additional ano, ng tension. Okay? So maglagay ka ng 6, 150. So pag maglagay ka ng 6 na ganito, 165. Ay, hindi, 168. 168 ang ibinagdag mong tension doon sa may ano, sa ano, clutch basket. So importante ba 'to? Pagkargado 'yung mga kanon mo, medyo importante siya. Pag mga mid, siguro mga ang kitao, ang taigawa is rated hanggang 178. Alam ko kasama sa kit na 'yun eh. So 'yung 168, ay 168 tama. Kasi 3 times 6 eh. 168 is malaking additional factor ngayon. So, yan. Maglagay ka ng ganito. Kaya nyo pala paghalo-haluin yan, ha? Kung ayaw yung, masyado kayong titigasan, yung minsan kasi na pwede maupod yung clutch dahil sa spring, dahil sa sobrang tigas ng spring. Pwede maupod ang clutch. Clutch lining. Pwede masira. Kaya minsan, nangyari na sa akin yun, naupuran na ako ng clutch spring, ng clutch lining dahil yan sobrang tigas nung clutch spring na ginamit ko. Yung clutch lining naupod dahil sa clutch spring. Pwede mangyari yun. Dahil, bakit? Dahil bawat lining may purpose. Okay, may carbon fiber, may Kevlar na lining, merong ano, yung standard na lining. Pero next time natin pag-usapan yun. So, yun. So, ito, mura lang to yung stock natin. Ito, nasa 2.5 ang 6 na piraso nito. Pag in-import mo, yung taigawa. So, anong susunod sa taigawa? Itong MTRT. Itong MTRT, sa tingin ko, mas matigas sa taigawa. Mas matigas talaga siya sa taigawa tong MTRT na to. Sinasabi ko na sa inyo. Kung yung 28, ito malamang 30. So yung apat ito, ang katumbas is 120% na tension ng apat na stack. So kung meron kang 6, meron ka 6 na, so 30 times 6, 180 na tension sa spring. So mas makapit siya. O mga gumagamit ito, malamang alam nyo yan, matigas din siya. Magandang klase rin to, mas mura. Magkano to? Around 800 plus, 6 na piraso sa MTRT. MTRT na spring. Paano wala mong MTRT na spring? Kulay copper. Copper siya. Ayan, makikita nyo, copper siya. Matigas talaga siya. Ayan, no? Makikita nyo, nahirapan din ako. Mas matigas siya sa taigawa. Pero yung taigawa kasi nakaset yan sa karga nila, karga ng taigawa. So, mas safe siya. Pero kung medyo nalalambutan pa kayo, medyo nag-slide pa. Pero pag nag-slide pa, kailangan nyo pa ng extra kapit kagad nung ano, nung clutch. Hindi bumitaw yung clutch. Eh, gumamit kayo ng MTRT. Pero, masasabi ko lang sa inyo, wala yung yung clutch lining. Para hindi madaling mag-slide yung clutch lining nyo, gumamit kayo ng magandang langis. As in maganda. Pag pangit langis nyo, ubusin lang ng friction plate yung clutch lining nyo. Kasi ano eh, hindi na poprotekta na maayos yung langis yung ano, yung clutch lining tsaka friction plate. Kaya madaling mapod. Kung ako sa inyo, gumamit kayo ng magandang langis. Ano masasuggest ko yung langis? Siyempre, Maxima.
yung Pro Plus 2050 o kaya 1040. Maganda yan, Maxima, ayan ang gamit ko sa karera. So kung gusto nyo, bumili kayo sa akin. Maganda yan, mura-mura lang, 540 lang yung seed blend. Yung mineral base, 360. Tapos yung 100% synthetic is 770. Pero tinitiyak ko sa inyo, maganda maganda talaga siya. So yan, so 25 yung stock, 28 yung Takigawa, at 30 tong MTRT. Meron pa mas matigas sa MTRT. Itong Kitako. Okay, yung Kitako kulay silver siya. Ano, silver. At napakatigas talaga nito. As in, matigas. Yung matigas talaga siya. Mas mataba yung ano niya, yung coil niya. Matigas tong ano, tong Kitakong to. Kung matetestin nyo, sobrang tigas ito. Kapit na kapit. Magkano to? Ito nasa 2.5 to. Mas maganda klase. Eh, sorry. 2.5 yung Takigawa. Ito nasa 2,000. Imported. Medyo matigas siya eh. Ito gamit ko ito ngayon, yung kita ko. Ang tension na to, hindi ko alam. Pero mas mataas siya sa MTRT. Yun lang masabi. Mas matigas to kaya sa MTRT. So, sabihin natin 32, 33. Parang ganun. Pero hindi ko alam. Hindi kasi nakalagay eh. Pati yung MTRT, hindi nakalagay yung tension rate niya. Yung tension ng spray. Pero masabi ko lang, mas matigas to. Mas matigas yung MTRT sa Takigawa. Itong kita ko, mas matigas sa MTRT. Okay. Pwede nyo paghaluhuloy naman yung spring kung masyado matigas, masyado malambot. Iba kasi pwede mong timplayin yung lambot. Kung naka-clutch kayo, ah, pwede nyo yung timplayin dito. Pwedeng apat na stack tapos dalawang Takigawa. O kaya alternate Takigawa, stack, Takigawa, stack, Takigawa, stack. O pwede rin Takigawa, kita ko, Takigawa, kita ko. Takigawa kita ako. Pero dapat balance siya. Hindi siya pwedeng chapsuy. Hindi pwedeng Takigawa, Takigawa, kita ako, Takigawa na spring, dalawa magkatabi. Tapos kita ako, tapos Takigawa ulit, tapos kita ako, Takigawa. Dapat uniform. Yung ma-evenly distribute yung tension ng spring. So, in the end, meron bang factor ang spring sa bilis ng motor? Sa acceleration lang. Sa acceleration. Yung sa bilis, pwede sa mga malakas na motor. Bakit? Sa acceleration, hindi madedelay yung kapit nung lining. Madali siyang bumalik. Yung spring, ha? Bumalik. Ito. Para umikot ka agad. Magsabay yung ikot nung drive shaft sa crankshaft. Kasi yun lang naman yun eh, yung galing dito sa primary, sa crankshaft, mailipat yung power sa drive shaft. Okay, yun lang yun. Pero ito kasi yung pump, ano niya, yung median. Okay, para hindi siya masira. Kung sa arangkada, may maganda kayong spring, malaking factor yung spring. Hindi madedelay yung arangkada nyo. Maramdaman nyo naman yun eh. Wing, wing, wing. So, dire-diretso lang yung RPM. Pag delayed, wing, 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 wing. Nag-high RPM bagya kasi dumudulas. So, ayun yung factor ng clutch spring sa arangkada. Tapos naman, sa malakas na makina, sa high RPM, pwede rin bumitaw. Mayroon din factor ang spring para sa mga malakas lang na makina. Kaya sobrang tuloy na ng motor mo, ikot ba, bumibitaw yung spring.
pwede siyang ano, bumitaw, mag-slide. Kasi nauuna na yung power ng crank, nauuna na sa may drive shaft dahil bumibitaw yung spring. So kakailanganin mo na mas matigas na spring. Siyempre, pag ganun, mas magandang langis para hindi siya mag-slide. So sana may natutunan kayo regarding sa spring. Ngayon ang aking explanation sa mga iba't iba klaseng spring na meron akong inasasubuan ko na. So, kung nagustuhan nyo yung video to, paki-like siyempre yung video. Tapos, pa-subscribe na rin kung di pa kayo nakapag-subscribe. Kung gusto nyo maging updated sa videos ko regarding sa motor natin na Fury, mga KSR, Aura, siyempre hit nyo yung notification button nito para maging updated kayo sa videos na ginagawa ko. So maraming salamat mga kabadi sa panonood at antabayanan nyo ulit ang ating video regarding sa Fury natin. So see you later mga buddy.